mga sa meron tayong tinutroubleshoot na Honda Beat. At nagkakaroon siya ng error. Limang mabagal, tapos dalawang mabilis. Kumbaga ang tinutukoy niyan mga sir, error code 52. Mapapansin nyo, tanggal na natin yung kanyang flarings. At ito yung may-ari, si Tropa. Ito, nagpalit na tayo ng ano, or nagpalit na sila ng CKP. Kaso, ganoon pa rin. Nagkakaroon pa rin ng error na code 52. Tapos dito, yan, check na rin. Wala namang putol. Kung ano-ano na yung napagbibintangan. Pero kapag inon mo naman, example natin, i-on natin. Mapapansin nyo sa unang pihit natin ng unang ignition, naririnig nyo yung tunog nito. Ibig sabihin, goods to goods. Walang problema yan. Kaya, huwag nyong gagalawin yan o pakipakialaman. Dahil okay yan. Kapag ganyan naman yung ginagawa ninyo at na-check nyo na at wala namang putol, kasi atake nyo ito mga sir. Minsan, hindi natin napapansin na may putol na pala. Gagawin nyo dito, atake nyo siya ng ganyan. Kapag once na putol, ayun. Ngayon, i-check na at okay naman. Ang gagawin nyo lang dito mga sir, huwag muna kayong bibili ng parts, pinakamainam, gumamit kayo ng test light. Gamit kayo ng test light, idikit nyo dito sa positive sa ating battery. Ngayon, gagawin nyo dyan, tatanggalin nyo muna itong ano, itong mga socket ng ating computer box. Kasi ang iniiwasan natin dito mga sir, kapag once na nagtutroubleshoot tayo ng wiring, iniiwasan natin dyan, yung masira yung ating computer box. Para hindi na isa sa mga iisipin natin na masira, or di kaya mapabili tayo ng bagong computer box. At medyo may pressure rin kasi ito mga sir. Ngayon gagawin nyo dyan, kasi apansin ko rin dito, lagi na lang sakit ni Honda Beat sa ganito. Kung titignan nyo, halos talagang makinis yung wiring nya. Ayan, gagawin nyo dyan, gamit kayo ng isa pang ano, ng wire. Kasi ang gagawin natin dyan, i-color coding nyo yung wire dito na kaparehas dito sa wire na to, dito sa ating wire sa may stator. Ito po kasi yung ano, yung nagkakaroon siya ng error na code 52, itong socket na to. Ito yung socket na to, ito yung sa CKP mga sir. Ito yung sa CKP. Ngayon gagawin diyan, tanggalin niyo tong sa pagkakasakit. Ito tanggalin natin. Kasi bago na yung CKP natin mga sir. Ayan, bago na yan. At ito lang po yung tutusukin nyo. Ayan, ito. Iko-color coding ito mga sir. Kasi ang wire naman na to, papunta po yan dito sa may computer box natin. Itong socket na to. Tinanggal ko yung socket na to kasi iniiwasan natin nga na masira yung ating computer box. Ganoon po talaga pag tayo nagtutroubleshoot kasi hindi naman tayo manghula. Kaya gagamit tayo ng test light. Kititest light nyo itong mga sira. Isa-isayin nyo ako. Okay, gamit tayo isang wire. Tapos ilalagay naman natin dito sa positive ng ating battery. Tapos tanggalin nyo rin yan dito. Kasi andito yung dugtungan ng ating battery harness dito sa likod ng computer box. Kaya tatanggalin nyo talaga yung upuan, tapos yung flarings. Nasa inyo naman yan, kahit hindi nyo natanggalin yung side ng flarings dito mga sir, okay lang din. Sa akin tinanggal ko kasi gusto ko yung ano, yung maliwanag yung ating ginagawa. Okay, gawin natin yung wire. Lalagay natin dito sa negative. Tara mga sir, nakapaglagay na ako ng wire dito sa ating negative. At syempre gamit kayo ng test light, talagang napaka-importante na meron tayong test light na ginagamit. Kahit na wala kayong diagnostic tools, kung alam nyo magbilang ng blink, basta kung mapapansin nyo,
Pag once na error code 52 po yung error dun sa motor ninyo, hindi nyo po talaga mapapaandar yung motor. Tutulog lang ang tutulog yung ano, yung relay, pero hindi siya umaandar. Okay, pinagdikit ko rin yung negative sa positive sa ating test light. Okay, ngayon gagawin nyo dyan, i-color coding nyo to. Hahanapin nyo tong green, tapos makikita nyo yung green din dito, ito. Tusukin nyo to. Kapag once na umilaw, goods, pero kapag once na hindi umilaw, matik na may problema. Okay, test light ko muna to. Hanapin nyo yung green. Yan, siksik nyo dito. Pabaan nyo lang yung wire para may siksik nyo. Tapos, tusukin itong green din. Ayan, umilaw. Goods yan. Susunod nyo naman itong brown. Yung brown. Ito, sulod nyo to. Tapos, puntirian nyo yung katabi niya uli. Bibilangin nyo. 1, 2. Tapos, dito sa taas, 1, 2. Huwag nyo munang babalatan kapag hindi pa kayo sigurado. Ayan. Pusukin natin uli. Yung pangalawa. Ayan, di umilaw. Ibig sabihin, may problema yung wire, yung brown na wire. Okay, laktawan muna natin yan. At least, na-trace natin na isa na walang ano, walang connection dito sa ating computer box. Isa na yan sa kuha natin. Sunod naman natin yung blue na may guhit na yellow. Kasi kailangan kasi natin isa-isayin talaga yung mga sir. Kung ilan yung wire na walang connection. One, two, three. Okay. One, two, three. Tusukin natin uli. Yan, tsaga alat talaga itong mga sika pagka nagtutroubleshoot tayo. Yan, umilaw. Goods. Okay, tatlo na lang yung hinahanap natin. Sulod natin yung ano yung puti na may guhit na itim. Na may team ito ay ba yan yan. Okay, bali lahat naman ito mga sir umiilaw bukod dito sa brown yan. Basta ano ah, i-color coding nyo lang ito mga sir dito rin. Color code nyo doon. Hanapin nyo lang yung ano, yung kakulay nito sa kakulay doon. Yan. Isa lang yun naman yung ano, na trace ko na walang connection dito sa socket na to. Kaya kahit anong gawin natin, nagkakaroon siya ng error code 52, palit tayo CKP. Ayan. Tama naman po yung CKP, yung tinutukoy ng motor. Kaso nga lang, nagpatay CKP. Ganun pa rin. Kaya ibig sabihin, nasa wiring na. Kaya napaka-importante talaga na mga paggagumagawa tayo. Kine-check mo natin yung wiring bago tayo bumili ng ating parts na gagamitin. Okay, bali isa na lang yung natutukoy ko rito. Ito lang. Yan gagawin natin, ibabypass na lang natin itong mga sir. Para hindi natin walwalin yung harness nito. Ito. Para hindi natin yan balatan pa. Ngayon gagawa tayo ng wire na ganito, hahabaan din natin. Sundan nyo lang to. Pagano nyo lang din. Para hindi natin kalkalin pa yung ano niya, harness niya. Para hindi na siya kalat-kalat. Ayan, nagtuwan ko muna yung ano, yung brown. Tapos dito, pagkasamahin natin. Okay, ito na mga sir. Meron na tayong wire. Tapos balutan nyo din uli ng electrical tape sa kumapal. Okay, dito na lang tinugtong. Yan, kaya napaka-importante na kinitislate pa natin. Okay, tapos palutan natin ang electrical tape.
nasa inyo naman ito mga sir kung gusto nyo ano isolda. Basta importante madugtong nyo. Yan, tapos babalutan natin ang electrical tip dito sa baba. Okay, balik na natin ito. Balik na natin yung tinanggal natin sakit sa may ating computer box. Ayan. Balik na rin natin itong sakit na ito. Tapos, ito, pag-apangin nyo lang ito mga sir. Kunin nyo lang yung sukat ng ano, ng wire. Tapos tulad dun kanina, sa tinislight natin kanina, na kulay brown, na may guhit na itim, yan yung walang connection, idudugtong nyo na lang. Cut natin. Tapos yung brown. Yan. Tapos palutan natin yung electrical tape. Tapos kapalan nyo na lang ito mga sir. Okay. Testing mo natin bago natin i-finalize na babalutan ng electrical tape. Check natin kung mawawala na yung error code 52. Okay. Pala tayo dun sa may panel. Okay. Testing natin. I-on natin. Ayan, tingnan natin kung lalabas pa rin. Okay, bali hindi lalabas yung check engine, yung error na code 52. Kapag hindi na lumalabas yan, matik po yan na mapapaandar na natin yung unit. Try natin. Ayun, mandar. Okay, mandar na. Bali, i-finalize na lang natin yung wiring. I-organize na natin yan para mabalutan na natin ang electrical tape. Ngayon, after natin maibalik lahat, tatalian nyo ng cable tie dito mismo sa may elbow ng ating air cleaner para hindi na dumidikit dito sa may makina. Kasi isa rin yan. Sa init ng makina at itong wire na to nasusunog, kaya nagkakaroon siya ng error code 52 or di kaya 8 blink, 7 na blink. Ibig sabihin dito yung tinutukoy niya mga sir. Kaya ito lang yung pupuntirihin nyo. Okay, balutin ko muna to. Okay, ito na mga sir, balutin ko ng electrical tape, tapos nalagay ko na yung box. Ito yung sasabihin ko ngayon na kapag once na ayaw nyo siyang magkaroon ng error code na 7, 8 to 52, yan, talian nyo to. Yan, dapat nakatali yan doon sa pinakailalim. Dapat malinis ninyo ano, pagkaka wiring ninyo para hindi masyadong pangit tingnan. Yan, okay na. Start natin uli. Okay, yan, maandar na. Hindi lang masyadong nakatuno. Start natin. Ayan. Maantar na. Ayan. Ganyan lang gawin yung mga sala kung sakaling same nung problema ng motor nyo dito sa ginawa ko at lahat na pinalitan nyo lang lahat at ganun pa rin. Ayan. It is light nyo na lang to. Basta pagka error code 52, huwag kayong bibili ng computer box kasi hindi po yan ang problema. Bali, clearance na ang kulang nito at makaka-uwi na. Ayan, bali, hanggang dito na lang yung video natin mga sir. Shortcut lang natin ito kasi clearance lang naman yung kulang. At least, ayan, mandar na. Okay.